Carams aignobilis ay isa sa mga highly prized na isda dito matatagpuan sa Batangas at sa iba't iba pang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo. So ang maliputo ay isang migratory na species na kung saan pwede siyang manirahan sa freshwater, pwede rin siyang manirahan sa seawater. So mataas yung tolerance niya sa salinity, kaya kahit saang lugar ay pwede natin siyang maalagaan. So ang maliputo ay tinuturing nating mahalagang isda kasi bukod sa malilim ng ang lasa nito ay nagtataglay ito ng mataas na presyo sa merkado. So ang presyo niya ay umaabot ng 300 hanggang 600 pesos per kilo. And then sikat siya sa mga pasyalan dito kung mapupunta tayo sa Tagaytay. Makikita niyo yung maliputo natin na mataas yung presyo niya. So, dahil doon sa kahalagahan ng maliputo sa market and sa mga tao dito sa ating bansa, ang NFRDI o National Fisheries Research and Development Institute, specifically dito sa FFRDC sa Futong Taal, Batangas, ay ini-initiate natin yung pag-breed ng ating maliputo at ilang taon natin pinag-aaralan yung pagpapadami, pagpapaanak ng maliputo para makatulong tayo sa supply, sa pagiging sustainable supply ng fingerlings na pwede natin maibigay o maitulong doon sa ating mga fisher folk na interesadong mag-alaga ng maliputo. So, meron tayong mga programa na nakalinya mula pa noon na pinupondohan at tinutulungan ng ating gobyerno. Sa ngayon, meron tayong existing na project na kasama yung maliputo sa programa ng TBI, kung saan ang layunin nito ay para matulungan yung ating mga fisher folk and mai-transfer yung technology kasama na dito yung pag-aalaga ng maliputo. So, ito ay pinondohan ng DEPAR or ng Bureau of Agricultural Research para patuloy yung pagtulong sa ating mga kababayang mangingista. Ang layunin ng TBI project on maliputo grow out culture ay para mai-transfer natin yung nabuo nating teknolohiya on how to culture maliputo, and then yung ating mga fisher folk ay umani din ng maganda at saka tumaas yung kita nila kapag nag-alaga sila ng maliputo. At the end of the culture period, kukuha sila ng magandang kita doon at yung magiging kita na magagamit nila para ipagpatuloy yung negosyo na nasimula nila coming from the assistance na nanggaling po sa atin na pinunduhan ng Daily Park. Sa project ng TBI na pinunduhan ng Daily Park, so bali pumili po tayo doon ng 15 incubators. So galing po yun sa barangay ng Lemery, Sambal, Anak Dagat, and District 1, so Baltic Lima yun. So in coordination po with the LGUs, so nag-identify po tayo ng mga incubators na kung saan sila po yung mga datihan ng nag-aalaga ng maliputo. So ang gagawin na lang po natin is i-introduce o i-improve yung kanilang pamamaraan ng pag-aalaga sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa kanila ng matured na technology and pag-training sa kanila at pagbibigay ng assistance. So doon po sila napili bilang maging incubators ng project. Ako po si Basilio Galates, 40 years old po. 19 na po taong nanguhuli po ng maliputo. Kaya po kami napasari po sa fisheries po sa pag-aalaga po ng maliputo. Dahil may nagpunta po sa aming fisheries para po kami makasali sa proyekto po ito. Malaking bagay po sa amin ang pagsali po sa pag-aalaga po ng maliputo. Kadagdagan po sa negosyo po. Tanggap po kami ng mga lambat po, kawayan, mga kits po, mga drum, tapang bili po ng pakain po sa smilya. Ginagabayan po kami ng taga-pisiris po. Tapos sila dito, gadali po. Inobserva po nila ang aming po maliputo. So ang ways forward natin dito sa pinaka-programa ng maliputo, no? Since yung NFRDI naman yung
production, so nakikita natin na in the future magiging isa sa mga commercial na isda na kasabayan ng mga nangungunang isda natin sa Pilipinas. And then yung mga technology na nai-transfer natin sa Fisher Folk, yung mga tulong na ibinigay natin ay mapapaulan nila. And then yung napili natin na area, for example dito sa Batangas, ay hindi lang makukontain dito sa Batangas. So maita-transfer natin siya into other areas, for example sa iba naman na lugar, na potential yung Maliputo na alagaan as a whole aquaculture species. So yun, ang inaano namin is mapalawak yung industriya ng pagmamaliputo, hindi lang yung sa hatchery, maging yung sa culture.